So hello mga kulitsap, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, nandito na naman tayo sa City Ragatan, Bangkot Indang, Cavite, no? Alright, so nandito na naman po tayo sa ating favorite place kung saan tayo nagbo-vlog. At ito nga po yung anak ko na may pangarap na maging magtataho. Ayan, dahil gustong-gusto niya po ng taho container, pero nag-check po kami sa online, eh halagang 2.5 po yung taho container, ano. Kaya ayan po, ginawan ko na lang po ng paraan na magkaroon siya ng taho container. Bumili kami ng dalawang timbang maliit at ginawa kong lagayan ng taho sa halagang 30 pesos po yung isa. O ayan, nakasave po tayo. O pakita mo muna yung taho mo. Yung laman ng taho. Saan mo? O ayan, ayan po yung taho niya. May sagong kulay puti. O ayan. O. So ganun lang, may takip. Ginawan ko lang po ng paraan na makagawa ng taho container. At ayan, meron pa nga pong pangkuha ng taho. Ayan. Nasaan yung isa mo? At eto na po sa loob, ayan. Oh. Gustong-gusto niya po kasi maglaro ng taho-tahuan. Kaya lang po, ayun nga po, tumingin kami sa online. Ay napakamahal, 2.5 yung lalaroanin. At pag nagsawa naman siya, matatambak lang po. No? Kaya ayan, ang ginawa natin, DIY taho toy. Ang tawag niya, taho toy. Oh, ayan po yung anak ko na may balak na maging magtataho sa balang araw. Alright, so magbabike nga po sana kami ngayon. Kaya alam po, ano, nung pag-check namin ng bike niya, no, hindi ko napansin kanina paglagay namin sa sasakyan, flat po pala yung kanyang bike. So hindi kami makakapag-bike ngayong dalawa. Kaya eto, magbabike check na lang po muna tayo. At ito po yung Crosta Dash Vector 29er po ito, mga guys. Alright, simulan po natin sa kanyang price. So ang base price po nito, guys, ang original price po nito is 8,500 yung wala pa po mga upgrade. So mamaya po i-discuss ko sa inyo kung ano po yung mga na-upgrade natin dito sa bike natin. Alright, so simulan po natin sa kanyang frames. Ang kanya pong frame ay Crosta 29er, all aluminum na po siya. Ayan, nakalagay po dito sa kanyang top tube yung pangalan na Crosta. At dito po sa bandang ibabaw may nakalagay na all hydro dash 20/3. Dito naman po sa kanyang down tube, nandito po yung pangalan ng Crosta. Ito po pala ay naka matte black na kulay na mayroong mga decals. Dito po sa kanyang seat tube, meron po nakasulat. Hindi ko lang po maintindihan kung ano nakasulat dyan. Then dito naman po sa kanyang seat stay, may nakalagay po na all XX technology. Ayan. And then sa kanya pong chain stay, nandito po yung 29 na size po ng kanyang gulong. Ano, 29er po siya. So punta naman po tayo sa kanyang stem, siya po ay naka-negative stem, upgraded to Ragusa. Alloy handlebar na rin po na Ragusa tayo, no? Na mayroong kasamang OD na handle grip. So malambot po yung kanyang handle grip. Ayan po, dalawa, left and right. Then siya nga po pala ay naka-sensa shifter na MX-11. At naka-sip-simmers po na hydraulic brake, rear and front. Ayan na po, ang kanyang brake. Sa kanya naman pong head tube, andito po yung kanyang logo na Crosta. Siya nga po pala ay naka-internal cabling na po. Meron po siyang internal cabling po ito sa loob. Dito po dumaan ang kanyang shifter sa kaliwa. At sa kanan naman po, bakante po siya. Ayan. Ang kanya pong preno sa likod ay dumaan po dito sa external cabling niya sa ilalim. Papunta po doon sa kanyang preno sa likod. Alright, siya po ay meron lagayan ng battle cage dito sa bandang gitna. So punta naman po tayo sa kanyang saddle. Ang saddle po niya ay Crosta na stock saddle po. Lambot naman po siya at na okay naman po siyang sakyan. Ang kanya pong seat post ay alloy na rin. Naka quick release na rin po siya na alloy clamp. Ayan po. Okay. So pagdating naman po sa kanyang crank, siya po ay upgraded to Rodnado na Halotech. Ayan. Naka bottom bracket po tayo na seal bearing. So ayan po sa harapan ang kanyang crank. Okay. So Rodnado
And then naka-alloy po tayo na pedal, seal bearing din po. Sa kanya pong chainring, siya po ay naka 6061 at naka 3040 BCD 104. So pagdating naman po sa kanyang fork, upgraded na po tayo sa Bolani Air Fork. Ayan, gumagana po yung kanyang ABS at dito naman po yung kanyang lagayan ng hangin. Ayan, Bolani Air Fork, ang travel po niya ay 100 mm. Ayan po ang kanyang fork. So sa kanya naman pong gulong, siya ay naka 29 by 2.10. Ayan po yung size ng kanyang gulong. Compass Billy Goat. Ayan po ang kanyang gulong. Okay. Harap at likod po yan. Compass Billy Goat na 29 by 2.10. Ayan po. So ang kanya pong hub ay alloy na. Upgraded na po tayo sa Gab Hub. Naka quick release. Harap at likod po yan. Ayan. Gab Hub po siya na alloy. Quick release po. Ayan. So pagdating naman po sa kanyang rim, siya po ay naka-stack na crosta na alloy rim at naka-steel spokes. So ganun din po sa kanyang likod, stack po na crosta rim na naka steel spokes. Ayan. Pagdating naman po sa kanyang cogs, siya po ay nakatunog mayaman na, no? Sa cogs po niya, naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naka 11 speed po tayo. Ang pinakamalaki po natin ay 42T. Ang pinakamaliit po natin ay 11T. Ayan po. Siya po ay Senza na RX-11 na RD. Ayan po. So, ang napansin ko lang po dito, kailangan po niya ng goat link. Kasi nahihirapan po siyang umakyat dun sa pinaka 11 speed niya. Ewan ko lang po kung dahil sa pag-upgrade ba yon or hindi ko alam kung sa stock po niya ay ganun pa din ang kanyang performance. Alright. So dito po dumaan yung kanyang cable sa RD niya. Ayan. Kapunta po dun sa ilalim. So pagdating naman po sa kanyang preno. Okay. So siya po ay naka Ipsimers po na hydraulic brake. Harap at likod. Ayan po. Harap at likod. Okay. And then, naka-floating rotor po siya. Upgraded to floating rotor na snail. Ayan po yung kanyang floating rotor. At ito nga po ay napakagaan, guys. Ano? Napakagaan ng bike na to. So, naninibago ko nung binuhat ko siya. Naninibago ko kasi yung mga bike natin na stock na naka-coil fork ay iba talaga yung pagkakagaan nito. So yan, binilhan na naman natin ng bike stand, no? Ng side stand para hindi tayo mahirapan sa pagpapark ng ating bike. At ayan po ang kanyang tunog, guys, oh. Tunog may kaya na rin po yan. Ayan, kaya gustong-gustong iniikot ni Shane dahil maganda po ang tunog ng ating Gab Hubs. Naka-cassette type na po yan, guys. Alright. So, ayan po ang ating Crosta Dash Vector na 29er. Ayan po, ano. At smooth naman pong gamitin yung ating Crosta Dash 29er na yan. Gaya na nasabi ko kanina, ang naging issue lang po niya sa akin ay yung pang 11 speed niya, nahihirapan pong umakyat yung shifter natin, no? Ah, by the way nga po pala, nakalimutan ko. Yung kanya pong chain ay naka-HG. Ayan, naka-HG na may missing link. Okay, hanapin natin yung missing link. Kahit po siya ay missing, atin po siyang hanapin para atin po siyang makita. Dahan-dahan lang siya. Okay, ito po. Ito po yung tinatawag natin na missing link. Ayan. Pero hanggang 9 speed, okay na okay siya. Smooth na smooth naman. Wala pa tayong nagiging problema dyan. Alright. So, hanggang dito na lamang po siguro ang ating video at try natin na gamitin pa rin yung ating bike habang si Shane ay nagtataho-taho dito. Ayan po. At habang ayun, dinagawa ko ng paraan yung interior niya, baka sakali na makapag-bike siya. At kung hindi naman, hanap na lang tayo ng patch or interior. Bibili na lang tayo ng interior dyan. Alright.
So, sana po iminibag din naman akong kabayo pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!